lahat ng mga ayusin ko itong mga take it to the next level with Globe's fiber LTE advanced and 5G mobile connection. Now you have the power to reinvent your world. It's Globe. Prosecutor Shin, attend kasi interrogation ko. Ayoko magkamali. Tura ko. Siyempre naman na-attend ako. Nirequest mo eh. Prosecutor Lee? Bakit? Prosecutor Son? Tura ng mukha. Sir Darwin, magsisimula na yung interrogation. Attend po kayo. Siyempre naman. Yan ang pinakamahalagang case natin. Hindi ko yan pwedeng mamiss. Sabihin nyo. Ayan, nasa public ka kama. Meron pala pulis na ganyan kagawa. Yasaki. Correct ka dyan. Bakit ka kasi walang prosecutor na kasing gwapo niya? Gwapo rin naman si Prosecutor Jung ah. Di ba may crush ka sa kanya dati? Sandali lang kaya yun. Sandali lang yun talaga. Sa Japan. Kung kasama mo siya araw-araw, makikita mo ang boring-boring niya. Ang totoo niyan, wala naman talaga siyang kwenta kung di lang siya isang prosecutor. Pero gwapo naman at matakad. Sa Manila Hotel. Kano ba habang nabigyan sa sinabi ko? Simula beginning to end. Alice. Ang alam ko lahat. Uy, seryoso ba yan? Lagot na ako. Kapunta na siguro yun. Oh, ito na pala siya. Ang aga mo ah. Kumain ka na ba? Oo, oh, kumain na ako. Nasa kabila yung iba pang mga prosecutor, di ba? Ayoko naman akong bete. Tingin mo, dito na tayo. Ayan ako. Siya yung kaibigan ni Steven yung nagkumbinsi sa kanyang subukoy, di ba? Kaya nagbablog. Sana naman hindi niya makumbinsi rin si Prosecutor Ju. Ay, alam niyo, kahit saan ko patingnan, malaking case to para sa isang junior prosecutor. Ay, alam mo, Gino, huwag mo siyang tawagin junior prosecutor. Tandaan mo, mas maasahan ang gaya niya, hindi tulad mong inaktawan yung autopsy. Hindi natin pwedeng hayaan na lumabas din siyang inosente tulad ni David Gang noon. Kayong mga senior, sino bang nag-ayos ng mga mali nyo? Sino bang nagsaktan sa kanya pagkatapos niya makalaya? Si Miss Jojo. Maayos na ito. So tingin nyo pa rin ba hindi niya kakayanin i-handle yan? Hindi mo! Kaya niyo po yan. Halos katulad din ang kaso ni David Cal. Siguradong siya yung salay. Pero hindi siya ang tinuturo ng ibig. Niyakap na. Niyakap na. Habit niya sa interrogation na yan ang pinakamahalagang ebidensya niya. Astig ko. Fighting! Fighting! Kasamaan ko sa Japan. Kasamaan ko sa Japan. Cute naman, ete. Naisip mo bang baka si Steven ang salarin nung una mong nabalitaan ang insidenteng to? Oo. Oh. At bakit? Yung CCTV footage sa balita, si Steven yung ayon nandun. Wala namang ibang nakuhanan, hindi ba? Oo. Oh. Wala namang ibang taong nakuhanan sa camera. Chinek namin lahat ng footage sa elevators, sa hagdanan, sa corridors, pati na rin sa mga dashcam. At si Steven lang talaga ang nakita. Oo, nabalitaan ko. Kaya inakala ko rin na siya ang totoo sa larin. Ako yan. Menggay. Sinakala. Bakit sa tingin mo akala? Ako yan. Pwedeng isang aksidente lang yan. Ma, brother and me. Kung ako ang magiging lawyer niya, yun ang ipagdidihin ako, Alexa. Posible naman na ang ikinamatay ng biktima yung excessive bleeding sa ulo niya. Isang aksidente lang ang nangyari kung saan nagulas ang dinong sa ulo. Alam mo, kalokohan yan. Kung ganun, paano mo ipapaliwanag yung drawing ng dugo sa sahig? Walang ebidensya si Steven yung nag-drawing. Kung hindi siya, edi sino? Sina Steven at Erica lang naman ang nandun noong araw na maghanap kami mag-ina. Kung si Erica ang nag-drawing mo, dapat may dugo sa kamay at paano. Pero wala naman ang dugo namin. Si Steven din.
1-year-old siya kanina. Okay. Sa sapatos niya. Yun ang dahilan kaya hindi siya makasuhan. Kaya ganun. Kasi pwedeng tinanggal niya yung dugo. Naglaba siya o nag-shower. Mahaba pang oras na bago siya sumuko. Assumption lang naman yun. Hindi yun pwedeng maging ebidensya. Sa naik. Ang payat ko dyan. Sa naik. Eh di kung ganun. Ano? Paano naman may papaliwanag yun na iwan drawing ng dugo doon sa saeg? Anong sabi ni Steven doon? Ang sabi niya hindi niya alam. Hindi totoo yan. Hindi pwedeng ganun siya sumagot. Patunayan niyo muna hindi siya nag-drawing nun para lumalang siya. Pa ako dyan dapat prosecutor Ram, magpatunay na siya nga nag-drawing nun para makasuhan siya. Ano pang pormahan? Hindi niyo alam kung anong pinang-drawing. Tsura ko. Makinig ka na. Si Steven lang naman ang nakita pumasok at lumabas doon ang oras na yun. At pang-imitation kailangan ko. Liit mo pa, Elihar. Ano namang klaseng tool yun? Teka, nakikipagluha ka pa. Ewan, basta tinawag ko lang yun na tool. Kailangan niyo matukoy kung anong tool na yun. Pabrika ako. Kung hindi, wala kayong isasampang kaso sa kanya. Pag hindi niyo nagawa yun, walang magagalap na pagliligtis sa kanya. Ayan ako, diba? Teka, sino ba yung pulis na yan? Isa ba siyang abogado? Parang nasa trial tayo at hindi sa interrogation. Pakiramdam ko, anytime soon, magta-take over na yung pulis sa interrogation. Ba't di niya yung tanong kung bakit umaka si Steven niyo kung inosente siya? Jordan! Kung ganun, bakit siya tumawa? Ako, tsaka ang bebe ko. Kung inosente ka, bakit kumakas sa tingin niyo pariwala? Makakulong niyo pa rin siya kahit na inosente siya. Mag-LCA. Makukulong pa rin siya kahit inosente siya. Payat ko. Payat ko naman siya. Nung nakarang buwan, pinumpinsi mo raw siya na sumuko na lang. Tama ka sinabi ko. Hindi. Ang sinabi ko, tumakas siya. Kung pinatay mo talaga ang babaeng yun, tumakas ka na lang. Kunyari, wala akong alam. Wesley, ano ba? Kung hindi naman, sumuko ka na sa mga pulis. Magtiwala ka sa batas. Nung sinabi ko yan, sumuko siya. Sabi niya, magtitiwala siya sa batas. Ako yan. Isa sa unahan. Sa tingin niyo ba, si Steven yung talaga ang totoong salari? Ako talaga. Kasi nasa libang ka ba? Si Steven lang ang suspect, wala nang iba. Hindi tayo pwede mag-assume ng dahil lang wala tayong ibang sagot. Eto ko. Bakit sa tingin mo, walang kasalanan si Steven yung sa nangyari? Nung pumunta kasi siya sa bahay ko, gusto niyang patunayan na wala siyang kasalanan. Kaya naman, gawin mo lahat para patunayan. Wala akong kasalanan. Bagong panganak. Inahanap mo na roba yung salarin. Anong sabi ni Mr. Juma? Inahanap niya ba yung salarin? Ko. Ang mga panganak. Sasabihin mo talaga kung gusto mong patunayang inosente ka. Kung guilty siya, hindi niya gusto yung patunayang inosente Summer. Siya. Ang gusto niya gawin siyang inosente. Hindi niya ipapahanap yung salarin, kundi hihilingin niyang gawa ko siya ng alibay. Tama ka dyan. Ano sinasabi niyang tama ka dyan? Bakit siya sumasangayon sa kanya? Si Prosecutor Ju, matatalo na talaga dun sa police. Pero alam niyo? Ito yung kapatid ko na matay sa pamanganak at ang nakapulang. Kung guilty talaga siya, hindi naman siya magtatanong ng dalit. Ipagpipilitan niya lang na hindi siya yung salarin. Tumahimik ka ka! Tagaytay. Si Steven yung may motibo siya sa pagpatay. Kuya, ayusin mo na kasi yung sira. Pwede po bang bigyan niyo ako ng mataas na rating ulit? Kapag talagang naayos mo na yung copy. Mababang rating ang binigay ni Erica sa kanya. Maski na nagpatapon pa siya kay Steven ng basura. At dahil doon, nagalit si Steven at bigla niyang pinatay mo si Erica. Kung ganun nga nangyari, ba't pa niya itatapon yung mga basura pagkatapos? Kung nagalit talaga siya nung pinatapon sa kanya yung basura, iiwan niya na lang ito. Payat. Bakit pa niya pinagtsaga na isa-isang itapon yung basura? Wala naman na siyang dahilan. May. Tsura ko. Tama nga, Sharon. Bakit pa nga niya itatapon? Pamit. Ibig ko pong sabihin... Buti ba naman ikaw nakukumbinsin na rin ng polis na yan? Hindi po, sir. Ano kasi... Wait naman kasi sinasabi ng polis. Ano ba tumigil ka na dyan? Sorry, sir. Naik ko kasi. Bakit? Sa ngayon ba, hindi ka confident? Tagaytay. Sa palagay mo ba, si Steven talagang pumatay kay Erica? Ginawa natin lahat para makahanap ng ebidensya. Dalaga Pilipina, yeah. Dalaga Pilipina, yeah. Kung siya nga talaga yung salarin, dapat nahuli na siya ron. Tama.
tama ka dyan. Ayon sa CCTV Luman. Footage, 13 minutes lang siya doon sa apartment. Posible ba makapatay ka ng tao, mag-drawing sa sahig at maglinis at magpunas ka sa loob lang ng 13 minutes? Alam mo, pinagtataka ko rin naman yan eh. Pero wala naman tayong ibang suspect malipat sa kanya. Hindi ibig sabihin nun na siya talaga yung salarin. Pero hindi kahayaan. Basta na lang siyang pakawalan. Ay, kanya-kanya ang trabaho ng mga prosecutor. Kung tama ang process ko, hindi kailangan ng approval. Basta i-cancel kong arrest niya, makakalaya siya pagkatapos. Tanggal ka na. Siguradong tanggal ka na. Marami ng prosecutors na natanggal. Yung ginawa nila yan. Ay, ano bang gagawin ko? Kakasuhan ko na lang siya. There's still a baby there. This is my friends. Ano kaya kung magpakumbaba ka naman? Wow. Look at that. Tingin mo, ikaw lang nakakita ng totoo. Talagang Pilipina, yeah. That's me, payapa ko. Kung ano'y nakikita mo, pamaya sa interrogation, ipakita mo rin yung sila seniors mo. Makikita rin nila yun. Kasi nga, seniors naman sila, hindi ba? Narita Airport, Lumanao. Sa Narita Airport. At makumbinsi tayo. Tokyo. Sigurado akong maiintindihan din nila kung ano iniisip ko. Tokyo, Japan. At susuporta ang kanila ko. Up next. Naki. Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng pangula ay kailangan sa dating sa Japan. Mukhang tanga pa. Wala pang kaalam-alam. Dalaga pa. Diba? Ito naman ang first birthday ng bebe ko. Oh. Pobing-pobi naman ang etel ko eh. Mga porman, slugs. Kailangan na kita talaga. Tulungan mo ako. Mahal ko. Nasaan ka na? Hindi ko na ito matatagalan. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Susan, ano ginagawa mo rito? Kailangan ko ang tulong mo. Mamatay ko na to. Nasa gitna ako ng ritual. Umalis ka na. Ayoko. Kailangan pagbigyan mo ako. Susan! Sige na! Iwan mo ako! Tsura. Ngayon na pagkakataon. Bilisan natin. Bilis! Bilis! This is my graduation when I'm grade 6. My nanay, me, grade 6. Lumayo ka sa akin!